So what is up guys? So nandito po tayo sa isa na namang vlog. Okay, let's go. So anong pag-uusapan natin ngayon, ang topic po natin ngayon ay biological self and ano yung mga factors nito gaya ng physical self and sexual self. So tara, pag-usapan natin. So you know, nandito na naman po tayo sa trono natin. So tara, pag-usapan na natin kung ano ang biological self. So unahin natin si biological self. So ano nga ba si biological self? Ito, ang biological self ay ito yung mga pwede nating naman sa ating mga magulang or like pwede itong maging facial features, body structure, organs or brain structure and marami pa iba. Kaya ng kung anong blood type natin, kung gano'ng kabilis ang metabolism natin, gano'ng kabagal, and yung heredity natin, maraming factors yung biological self. Sama na rin yung genitals natin and some other stuff that is related to DNAs and genomes and genes. So, yun po yun. So, unahin po natin ang isang factor ng biological self, which is the physical self. So, ano nga ba ang physical self? Ang physical self, nagre-refer to sa itsura natin. Isa na yun, isang factor yun ang physical self. Nagre-refer sa itsura natin, sa facial features natin, you know. Facial features natin. Hula ko nagbana ako sa mama ko kasi medyo kamukha ako ng mama. So, isang factor din yun ng biological self. Pwede mo mamanahan yung itsura mo sa parents mo. No? So, yun. So, isa pang pwede natin pag-developan ng physical self natin ay yung environment natin. So, kunyari, palagi mong kasama yung mga friends mo nagsismoke or nagbibisyo kung ano man. Pwede yun makadamage sa yung physical self kasi ano bang na-bring ng smoking? So, pwede tayo magka-cancer sa lungs. Yun, nakaka-damage din yun sa ating health. So, pag-usapang physical self, hindi lang tinitignan yung facial. Kung anong nakikita na physically, kung fit ba siya, kung pogi ba siya, ganun. Hindi lang yun yung tinitignan natin sa physical self. So, kailangan din natin i-apply, kailangan din natin tignan yung what's inside, kumbaga. Ako, kunyari ako, ganito yung face ko, maayos naman, di ba? So, katawa ko, medyo fit naman ako, nag-basketball ako. Pero, meron akong sakit sa loob. So, ang sakit ko is diabetic. Yun, diabetic ako. Pero hindi ko siya nakuha sa through natural process, gaya ng pagkain ng maraming sweets, ganun. Nakuha ko siya through genes, actually. Namanahan ko yun sa father ko. So, diabetic yung father ko. So, nung nakausap namin yung doctor, pwede rin pala siyang mamana yung mga disease na gaya ng diabetic. So, yun. Di porket wala naman problema sa itsura ko, wala naman problema sa katawan ko, wala akong disabilities. Ibig sabihin nun, perfect na ako. Diba? So, kailangan din natin i-keep in mind yun na di porket maayos tignan yung tao, wala na silang parang negatives sa kalusugan nila sa kalooban. So, pag-usapan naman natin is ano nga bang mga factors ang naka-affect sa physical self natin. So, ayun nga, gaya nung sabi ko kanina, naka-affect yung mga people na nagsusurround sa'yo. So, yun nga, pag nag-iossi yung mga kaibigan mo, pwedeng ma-influensya ang kanila and gawin mo na rin. So, ang result nun, madadamage yung lungs mo. So, that's part of the physical self kasi nga it's yourself, it's your physical self, not hindi mo man naman ito pero sa loob mo pa rin yun, ikaw yun. So ako, marerelate ko siya sa buhay ko. Marami akong friend, ako yung mga friends ko, may mga friends din ako nag-iossi pero hindi ako nakikisama sa kanila, like hindi ako na-influensya nila. Ang na-influensya sa akin ng mga friends ko ay yung pag-gym talaga. So dati payat lang ako.
Tapos nung sumama na ako sa mga friends ko na nag-gym, so ayun, napasabay ako. And then, ito po yung result. So, bale, medyo lumaki ako, lumaki yung built ng katawan ko, medyo naging fit ako, sing healthy. Pero, sa mga ginagawa mo yun, kailangan, ito dito na pumapasok yung part na wag lang natin tingnan yung puro physical self lang. Kumbaga, physical beauty. Diba, malaki nga muscle ko, diba? So, parang ganito tingnan. Macho tingnan. Pleasing sa mata ng ibang tao. Pero, so, minsan kasi, gaya ko, ako, aminado ako dito. Minsan kasi, mas napaprioritize natin yung physical beauty natin kaysa sa physical health natin. So, masama po yun. So, keep in mind lang natin palagi na dapat, hindi dapat inuuna lagi yung physical beauty. Dapat ang pinag-ipaprioritize natin ay ang physical health natin. So, ito. So, yun po. Ako, medyo nasobran ako. Nakunti lang naman, pero nagtitake kasi ako ng protein. So, medyo tumaas na konti yung creatine ko, which is bad. So, kailangan ko mag-cut off ng protein sa katawan. So, yun yung nag-lead sa, ano, nagka-disease ako sa kidney. Nagpa-ultrasound ako na. Then, nakita nga may disease. So, dahil daw yun sa too much protein, too much creatine. So, di laging dapat tinitingnan natin yung physical beauty natin. Dapat i-priorities natin ang physical health natin para maging fit po tayo. So, move on na po tayo sa next na pag-usapan natin, which is sexual self. Ito, basic lang to. Ang sexual self lang naman is connected siya kung anong genitals natin. Kung we have a penis or we have a vagina, connected po siya doon. So, magkaiba po, magkaiba ang sex sa gender, okay? So, ibang tao, ang biological sex, yun yung if, kung may penis ka, male ka, kung may vagina ka, female ka, yun yung biological sex. Pero, iba doon ang, di dependent doon gender. So, bali, independent ang gender. So, ang gender is more nakufocus siya sa what's really inside, what's really you in paano ba sabihin to, parang kung anong mismong nararamdaman mo, if babae ka ba, lalaki ka ba, or like di na pwede magsabi ng ano eh, ng gender mismo eh. Kung if you feel feminine, if you feel masculine, if attracted ka sa same sex as yours, ganun, dun natin siya pwedeng i-relate. Kumbaga, hindi porket na may penis ka is masculine ka. Diba? Hindi naman lahat ng may penis lalaki. Diba? May iba rin na iba yung na-feel nila inside. Iba yung gender. Kumbaga. So, bagtas sa sexual self, maraming factors din ng sexual self eh. Gaya na sexual urges, yung mga ganun. So, mga teenager and adolescent period, nakaka-feel tayo ng sex urges. So, dapat i-keep in mind din natin kung dapat may knowledge tayo about sex para hindi tayo magka-problema in the future. Kasi, maraming pwedeng i-resulta ang sexual intercourse or pakikipag-sex sa iyong partner. So, kailangan natin i-keep in mind kung keep in mind na dapat safe palagi, or kung gagawin nyo man, dapat may protection para, ano mo yun, iwas sa early pregnancy, gano'n. Kasi ngayon, maraming news about early pregnancy, and early pregnancy, nagre-result siya sa abortion. So, sama naman tingnan talaga nun, abortion, diba? So, dapat tayong mga tao, dapat makontrol natin yung sexual urges natin. Though, may ibang tao talaga hindi nakakontrol to, pero dapat i-control natin to kasi this is for our future din naman. So, isa nang pwede maging result ng sexual urges mo is early pregnancy. Pag naipag-sex ka sa partner mo nang walang protection, or kahit may chance pa rin, kahit may protection, so huwag nyo lang talaga. So, ayun, pwede mag-cause ng early pregnancy yun. Or, may isa pa, HIV disease, pwede kang makapag-transmit ng disease sa partner mo.
So, mas best na iwasan na lang yung mga ganyan. Control our sexual urges. So, yun lang for the biological self. So, move on tayo sa susunod.